Good morning po sa ating lahat. Handa na po ba tayo na magpuri sa ating Panginoon? Kung handa na po ang lahat, inaanyayahan po namin kayo na tumayo. At ngayong umaga po, lapitan niyo po yung mga taong gusto niyong batiin ng magandang umaga. Praise God! Bago po tayo mag-start, meron lang po akong isi-share sa inyo na verse. Sabi po sa 1 John chapter 4:19, we love because He first loved us. Napakasimple at napakaingkli nitong verse na to, pero dito pinapakita yung tunay na pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ngayong umagang ito, samahan nyo kami na magpurit, magpasalamat sa ating Panginoon. Let's sing. From the start you loved me, you saw who I could be, so you gave your life to save my soul. I don't know where I'd be if not for your mercy. All I know is you have won it all. Whoa-oh-oh, now I am forgiven. Whoa-oh-oh, your grace has set me free. Whoa-oh-oh, now I am believing. Whoa-oh-oh-oh-oh, your love is never giving up, it's never giving up on me, yeah. Your grace is giving me the way, I'll never be the same forever. It's your love, 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 love. Lord, I want to thank you for all that I've been through, cause now I see that you are in control. Hallelujah! Whoa-oh-oh, now I am forgiven. Whoa-oh-oh, your grace has set me free. Whoa-oh-oh, now I am believing. Whoa-oh-oh-oh-oh, your love is never giving up, never giving up on me, yeah. Your grace is giving me the way, I'll never be the same forever. Your love is never giving up, it's never giving up on me, yeah. Your grace is giving me the way, I'll never be the same forever. It's your love, 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 love. Bigyan po natin ng isang malakas na palakpak ng ating Panginoon. At patuloy natin siyang papupurihan, patuloy natin siyang aawitan at pasasalamatan. I can hear the sound of the broken chains. Freedom is alive, right into my veins. Victory is mine over sin and shame. I am free, I am free. I can hear the sound of the broken chains. Freedom is alive, right into my veins. Victory is mine over sin and shame. I am free, I am free. I can hear the sound of broken chains. Freedom is alive right into my veins. Victory is mine over sin and shame. I am free, I am free. Your love is never giving up, it's never giving up on me, yeah. Your grace is giving me the way, I'll never be the same forever. Your love is never giving up, it's never giving up on me, yeah. Your grace is giving me the way, I'll never be the same forever. It's in love, 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 love.
Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon, ito pong next song, isa itong paalala sa atin na dahil sa pag-ibig ng Diyos, lahat tayo ay naligtas mula sa ating mga kasalanan. At dahil sa kanyang tunay na pag-ibig, ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang buktong na anak. Dahil sa kanyang biyaya, sa kanyang awat habag sa bawat isa. Kaya itong sunod na kanta na to, awitin natin siya na i-comfort yung ating sarili at paalalahanan na minahal niya tayo ng totoo. At walang ibang tunay nagmahal sa atin kundi ang Panginoon lamang. Kaya naman awitin natin to. For God so loved the world and that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall hold to the cross. I shall hold to God alone. For His love has salvaged me, and for His love has set me free. For God so loved the world, and that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall wait upon the Lord, and I shall wait upon His word, and by His grace I am released, and by His grace I am redeemed. For God so loved the world, and that He gave Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. For God so loved the world. For God so loved the world, and that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Lord, we thank You for Your eternal life. We thank You for Your love. We thank You for Your mercy. We thank You for Your grace, Father God. Kaya naman, patuloy ka namin papupurihan at pasasalamatan. By His precious blood. Let's sing again. And by His precious blood, I have been set free for the
For God so loved the world, and that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Oh, they shall have eternal life. Oh, they shall have eternal life. Yes, Lord God, You are great, and You are God, and You are King, Father God. Let's continue to worship You. Sing with me.
Thank you, O Lord, for the opportunity na malaya namin napapapurihan ka at napapasalamat. Kaya sa umagang ito, patuloy ka namin bibigyan ng isang malakas na palakpak ngayong umaga pong ito. Maaari na po tayong umupo. Magandang umaga po mga kapatid. Ako po si Brother Sly. Nakakatuwa po na makasama kayo ngayong umagang ito. Bago po tayo magpatuloy sa ating mensahe, meron lang pong mga konting announcement. Una, to all parents of JAM kids and tweeners ages 7 to 14 years old, your kids are invited to a workshop by Walk Through the Bible next Sunday, March 5 po, at 1:30 to 4 o'clock in the afternoon. It will be held here at the church sanctuary. We will have guest facilitators to conduct the workshop. Kung gusto niyo pong i-enroll ang inyong mga anak, kindly approach Pastor Fritz or si Ate Jen Beso. From the kids, punta tayo sa medyo mas may edad. Walk 2-6. Our Young Professionals Ministry is inviting all young professionals and married couples
for a seminar entitled Ambassadors of Purity. This is on March 25, Sabado po ito, from 9 a.m. to 4 p.m. Check out the booth and the church program for details. Panghuli, para po sa mas mataas ng konti ang edad, inaanyayahan po ang mga interesadong members at maging ang churchgoers, kahit hindi pa po members, sa isang pag-aaral tungkol sa diabetes. Ito po ay pinangungunahan ng Social Justice Committee. Magkakaroon po ng libreng diabetes health screening. At ang lahat po na may diabetes or nasa borderline or malapit na magka-diabetes ay inaanyayahan mag-aral kung paano ito mape-prevent, paano ito makokontrol, or paano ito mare-reverse. Ang pag-aaral pong ito ay gagawin sa loob ng 4 na linggo, 4 weeks. Ang mga nais mag-participate sa gawaing ito ay maaring magpa-register online or magpalista sa ating church secretariat. Hanggang ngayong Sunday na lamang po iyon, registration na yon. So much for our church announcements. If you look at our program, check nyo po yung title ng ating pag-aaral today. Unrequited Love. Unrequited. Ano ba ibig sabihin ng unrequited? Simpleng definition po. Sabi dito, it is an adjective. Not requited. Not reciprocated. Ito mas madaling intindihin. Or not returned in kind. Sa Tagalog, walang kapalit or walang paubaya. Mas papasimplihin pa po natin. Ano ba itong unrequited love na to? Pwede natin siyang siguro define loosely, one-sided. One-sided. Ano ibig kong sabihin? 2 weeks ago, nag-celebrate po ang buong mundo ng Valentine's or Hearts Day. Diba? Meron bang na-create na bagong, meron bang bagong couple dito? Meron bang sinagot or mas madaming luhoan on the busted? Yun po ang one-sided, di ba? Si lalaki, ito usual nangyayari. Si lalaki, di ba? Manliligaw, magdadala ng chocolates, bibisita sa magulang, magsisine. Pero at the end of the day, pag tinanong niya, yung bang pag-ibig na pinapakita ko sa'yo ay pareho ba tayo? Pag sinagot na hindi, di ba? Busted. One-sided. Yun po ang unrequited love. Iyon po ay isang definition lamang. Ito po ay nangyayari din, or mas marahil nangyayari din, sa existing relationship na meron tayo. Ano pong ibig kong sabihin? One-sided po ang isang relationship kapag yung isang partido, siya na lang yung palaging tumatanggap or nakaka-receive ng expression ng love mula dun sa kabilang partido. At ito namang kabilang partido na nakakatanggap, wala man lang effort, walang ibinibigay na kahit anong kapalit. At kung titingnan natin, ito pong gantong klaseng sitwasyon, a one-sided relationship, hindi po ito nangyayari sa girlfriend or boyfriend lang. Nangyayari din po ito sa, sadly, no? Nangyayari din ito sa mag-asawa, between parents and their children, between siblings, or even between friends. So yun po yung sad reality na meron tayo. At kung titingnan po natin, kung i-extend pa po natin itong pagiging one-sided, pwede din kaya itong mag-apply sa relationship natin sa Diyos? Kamusta po tayo mga kapatid? Are we living in a one-sided relationship? Tayo po muna ay manalangin. Dear Lord, help us in our study today. Open our hearts that we may see the wonderful things in your law. Empower me, Father, and use me so that through this preaching, we will leave this place with a renewed passion to exercise and share our love to others so that through you alone, we will be glorified to our love for others. Amen. Unrequited love, one-sided relationship. Ang tanong, how is my relationship with Christ? Kamusta po ang ating relasyon sa Diyos? Are you in a one-sided relationship? Ano pong ibig ko sabihin? Alam po natin lahat, bawat isa, ang Diyos ay pag-ibig. Na mahal tayo ng Diyos, na tinubos niya tayo sa ating kasalanan, na lahat ng meron tayo at lahat ng tinatamasa natin, or the things that we enjoy, lahat po galing sa Diyos yun. So,
Kung ganun pong klaseng Diyos tayo na meron tayong all-powerful, omniscient God who owns everything, paano natin ipapakita ang ating pagmamahal sa Kanya? If Christ expressed His love for us, ang tanong sa atin, how do we, in turn, show our love for Him? Magbibigay po ako ng ilang bagay. I-check nyo na lang sa utak nyo kung ito po ay ginagawa nyo. Paano natin pinapakita ang ating pagmamahal sa Diyos? Una, I pray. Nanalangin tayo. I read my Bible. We do this. We go to church on Sundays. Kaya nga tayo nandito ngayon, di ba? Number four, I am faithful with my tithes and offering. Nagbibigay tayo ng ating ikapu. Number five, I dutifully serve the Lord through the ministry He gave me. Ako po ay part ng praise and worship team. Ako ay part ng tech. Ako ay part ng payong ministry. Ako ay Sunday school teacher. Ako ay preacher. Kung ano pa man. Kung ano pa man ang inyong part na ginagawa, di ba? It's good. Kung yung pong lima na binanggit ko, if you have ticked all of those boxes, and I say to you, well done, di ba? You are a faithful servant of Christ. Pero, ang isa pong mas malalim na tanong, yung po ba ay sapat na? Is that enough? Sapat na ba na ginagawa ko yung limang bagay na ito? Our love for Christ should not be confined within the four corners of this building. Hindi po dapat nasusukat ang ating pagmamahal o pag-ibig dito lamang sa loob. Active naman ako sa church eh. Okay na ba yun? Just like any other Christian virtue or character, love has no bounds. Ito po ay walang limit. It has no limits. You cannot measure or weigh it and say, I have reached the maximum level of love. Kung naalala niyo po, late last year, pinag-aralan po natin yung stages of faith. Naalala pa ba? Ano po yung pinakadulo ng cycle na yon? Yung number 6, stage 6. By living a life of love. Yung po yung end goal natin. Na sa mamamagitan ng pag-ibig sa atin ni Kristo, ganun din yung ipamalas natin sa iba. Sabi po sa John chapter 13, verse 34, and it says, a new commandment I give to you, that you love one another. In your Bibles, please underline this. Just as I have loved you, you are also to love one another. Napaka-importante po nun. Just as I have loved you. When Christ said this to His disciples, hindi sinabi ng Diyos na ni Jesus Christ na magmahal lang kayo mga disciples, ha? Or to the early Christians, magmahal lang kayo bawat isa, ha? Hindi po. Para sa lahat yung command na yan. Basahin po natin sa Tagalog. Magandang balitang Biblia. Ito po ang pagkakasalin. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Hindi po sinasabi ng Diyos atin na yung katabi mo, diba? Magmahalan kayo. Yung churchmate, or yung iyong ka-life group, or umibig ka ng mahirap, may sakit, nauulila, byuda, basta member ng All Gen, ha? Wala pong ganon. Walang qualification. Diba? Walang kondisyon. You are to love one another just as I have loved you. No conditions. To put it in another way, we cannot truly say that we love the Lord 100% if we do not fully obey His command. Diba? Para naman tayong naglulokohan noon, nasasabihin natin, Lord, I love you 100%, pero pwede bang sundin ko sa'yo, 70% lang ng utos mo, kasi yung other 30% medyo mahirap na eh. We are commanded to love one another as Christ loved us. So we say, when we say, I love the Lord, we should also mean, I love others. Hindi po ako magaling sa math, pero pakicheck nga po itong equation na to kung balance. Pag sinabi daw po natin, I love the Lord, it also means, or it's equal to, I love others. Napakasimpleng equation, napakadaling sabihin, pero mas mahirap siyang gawin. Pero totoo, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, mahal kita.
Pero yung mga kapitbahay ko, yung mga kaaway ko, yung mga nambubuli sa akin, itong masasamang taong ito, diba? Kaaway ko yung magulang ko, kaaway ko yung asawa ko, kaaway ko yung anak ko. Para tayong dalawa, Lord, okay tayo. Hindi po pwede. In Philippians chapter 1, verse 9, it says, I pray that your love will grow more and more. Ito po ay prayer ni Apostle Paul sa mga Philippians habang siya po ay nakakulong. Sa iba pang salin, ito yung sinabi niya. So this is my prayer, that your love will flourish and that you will not only love much, but love well. Learn to love appropriately. Tayo po ba mga kapatid, are we loving more or is our love growing more and more? Are we loving appropriately? Maliwanag po ang utos ng Diyos. Ang standard ng pagmamahal sa ating kapwa ay hindi ordinaryo, hindi simple. Kundi ang pag-ibig na tulad ng pag-ibig ni Kristo. So kung tatanungin po tayo, Kuya Sly, paano naman natin gagawin yan? May sagot po tayo dyan. As a church, doon po muna tayo sa mas malawak na konsepto. As a church, una, this church was built on a foundation of godly people who have envisioned ICBC. Ang pangalan po dati ng Olgen ay Imus Conservative Baptist Church. At kung naalala niyo yung signage sa labas, ang tagline na ito ay Missionary Sending Church. And we continue to do that. Ginagawa pa rin po natin yan. We continue to support missionaries. Kaya nga ako po, kung papasok kayo ngayon, so you will see, we have yung ating envelope. Ba? Doon po sa kanan, nakalagay doon, tithes and offering. So kung maglalagay kayo ng inyong tithes at offering, check nyo lang yon. Or, di kaya, sa kabilang side naman, meron dito, mission pledge. Ito po yung ating suporta sa mission. You just write your name, para sa anong buwan at kung magkano. So that, in your own way, in our own little way, hindi man tayo nandun sa field, hindi man tayo pumunta sa malalayong lugar kung saan hindi pa naririnig ang salita ng Diyos, but when we prayerfully support our missionaries through our financial blessing, nakakatulong tayo. And we are obeying God's command in return. So, yun po yung una. Ano po yung pangalawa? Pangalawa, ang Board of Elders po ng Olzen has recently passed the church budget. At doon po sa bagong budget na ito, makikita natin, if you look at the screen, meron po dyan bagong item, social justice. Wala po yan noon. It's new. Salamat sa pangungulit, pagpupursige, at sa pangunguna ni Brother Alex Tined. Siya po ang nag-push talaga niyan. Ito ay utos ng Panginoon, pero marahil, siguro kung Olgen ay 40 plus years na, ito po ay ating nakalimutan perhaps o nakaligtaan. Bakit? Siguro, baka iniisip natin dati o iniisip ng leadership, ba't naman tayo tutulong sa labas? Ba't naman natin tutulungan yung ibang mananampalataya? Ah, hindi pa mananampalataya? Eh kung sarili nga nating church, di ba? Meron tayo ditong mahirap, meron tayo hindi nakakapag-aral, meron tayo ditong naulila, meron tayo ditong byuda. Diba? Dito pa lang kulang na resources natin. Ba't naman tayo tutulong pa sa iba? Pero, hindi po kasi yun yung utos ng Panginoon. Wala namang sinabi na mahalin mo muna yung kapitbahay mo, pamilya mo, churchmate mo, bago ka tumulong sa iba. Wala pong qualification. Kaya, ito po ay bilang pagtugon ng Olzen para ipamalas o ipakita ang pagmamahal sa iba, ito po yung naging action. At just to give you an update, ito po ay fresh pa. Ito po ay report ni Brother Alex. Sabi niya, the first one na sinuportahan ng Olgen through that ministry, social justice ministry, ay ang Chosen Child Village Foundation Incorporated. Ito po ay sa Silang. Sila po ay sumusuporta sa mga abandoned na bata. Ang Olgen po ay nakapag-sponsor ng 5 bata sa loob ng 1 taon. Yun po yung naibigay na tulong ng Olgen. At para po sa mga interesado, kung kayo po ay gusto ninyong ma-expose, if you want your children to be exposed this early, kung ano po ang buhay na wala sa kanilang comfort zone, makikita nila na itong mga batang ito,
ito, itong kanilang ipinamumuhay, diba? Compared sa privilege na meron ang mga anak natin, nag-aaral, kumakain ng mahigit 3 beses isang araw, diba? Merong mga gadgets, nakakapag-mall, nakakapag-shopping. Itong mga batang ito, wala. Diba? They need volunteers. So, pwede po nating, pwede kayong makipag-ugnayan sa All Gen para po yung mga anak natin ma-experience kung paano ipamalas, ipakita yung pagmamahal sa iba. Pangalawa, sabi ni Kuya Alex, Bukid Kabataan Shelter. Ito po ay sa General Trias naman. They provide shelter and support to abused girls. Abused. Kung ano mang klaseng abuso ang naranasan ng mga batang ito, di ba? Nasakit sa puso, pero ang All Gen po, nakikipag-partner sa mga, sa grupong ito at tinutulungan sila. So, ito po mga kapatid ay parte lamang ng ginagawa ng All Gen with the budget. At ang total nito ay 10.6 million. Hindi po ito biro, ito ay malaking budget, pero through God's grace, ito po ay maisa sa katuparan natin. Tayo po muna ay manalangin. Lord, we thank you, Father, for the vision that you have given us. Alam po namin, Panginoon, ang great challenge na bigay niyo sa amin. 10.6 million, Panginoon. Pero hindi po namin ito magagawa o ma-achieve, Panginoon, ng sarili lamang namin. We rely upon your grace, Panginoon. We rely upon you, your provision. Kayo po ang magkakaloob ng lahat ng ito. At aming dalangin, Panginoon, na hindi po matapos dito sa numero lang na ito. Na makita namin, Panginoon, na hindi numbers game, kung hindi ang bawat tao, lalo na ang mga hindi mananampalataya, na maaabot nito, makakaranas ng inyong pagmamahal at mararamdaman na meron niyang Diyos na buhay. Ito po amin, patuloy na dalangin, may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ito po, presenta ko sa inyong dalawang bagay, mission, tsaka itong sa social justice. Ito po ay ginagawa ng church. Ginagawa ito ng All Gen, hindi dahil meron siyang agenda. Wala pong ibang agenda ang All Gen, kung hindi ano, ipakita na ang All Gen ay nagmamahal. Pero kung meron mang agenda ang All Gen, ay ito. Nais po ng All Gen na ipakita sa bawat isa po sa atin, bawat mananampalataya, na ang All Gen ay isang ehemplo kung paano magpakita ng pagmamahal sa ibang tao, lalo na sa mga hindi mananampalataya. Dahil ang utos ni Jesus ay para sa bawat isang mananampalataya. Hindi niya po inutusan ang church per se na o All Gen. Ang utos po ay bawat isa sa atin. Ang tanong, so ang tanong, Kuya Sly, paano natin ito gagawin? We come now to the second part of our study. How do I show that my love is growing more and more? Paano natin ito gagawin? Ano ang mga practical na pamamaraan kung paano ko iibigin ang aking kapwa tulad ng pag-ibig ni Kristo sa akin? How do I show that my love is growing more and more? Sabi po ni Dr. Gary Chapman, siya po ay isang Christian Baptist author. Different people with different personalities give and receive love in different ways. Sa mga magulang, siguro mas makaka-relate kayo sa akin. Kung ang anak niyo po ay 2 o higit pa, ba? Makikita natin sa kanila, bakit itong anak ko, sa amin naman pareho galing pero magkakaiba ng ugali. Magkakaiba kung paano mag-express ng love sa kanilang mga magulang at magkaiba din sila kung paano tumanggap ng pagmamahal. And I will explain this further as we go to the examples. But my proposal is this. Ito pong 5 love languages na ito, hindi po ito perfecto. It is not a perfect model, but with some tweaking, with some adjustment, pwede po natin siyang magamit to express our love for the people who are closest to us, ating asawa, ating anak, ating magulang, ating kapatid, and bigger family, ang ating All Gen family, at higit sa lahat, para po sa mga unbelievers, in order to show our obedience and love for God. So, let's start. Number one, ano po yung una? Physical touch. Physical touch. Sabi po dun sa study, nung nag-start po kasi ito, 5 love languages ng couple, nung binasa daw po ito, akala nila, pag sinabing physical touch, ay patungkol sa pagtatalik or sex lamang between husband and wife. Pero, base po dun sa study, hindi po limited doon.
yung pagtatalik or sex between husband and wife ay isang parte lamang ng love language of physical touch. Ano pong ibig kong sabihin? Meron pong tao, lagay po natin sa setting muna ng mag-asawa, di ba? Merong asawa na ang gusto para maranasan niya na siya, o ma-feel niya na siya ay mahal ng kanyang asawa, anong ginagawa? Hinayapos, di ba? Hinahalikan, pinapat sa shoulder, minamasahe, binibigyan ng back rub, foot massage, ba? Kung ano paman, or mas simple. Papansin nyo kapag nagmumoling kayo, yung kahit matanda na, magka-holding hands pa rin habang naglalakad. So that's how they express their love language for one another. Physical touch. Ako po ay meron dalawang anak. Yung anak ko pong panganay ay lalaki, si Asher. Si Asher po ang kanyang love language. The way he shows his love for others ay through physical touch. Kahit na siya ay 18 years old, wala pong pinipilian. Kapatid ko, tatay ko, lolo niya, kung sino man, kung makayakap yan, yakap, mahaplos, kiss, ganun po siya. At tayo, tingin ko, kailangan matutunan din po natin to. Kung hindi po tayo sanay na express ang ating love sa gantong pamamaraan, kailangan po nating pag-aralan, lalo na sa ating mga anak. Diba? Para sa murang edad pa lamang nila, maramdaman na nila yung pagmamahal. Kung kayo po ay pinanganak na nung mga panahon ito, alam niyo yung sinasabi kong commercial ng Johnson's Baby Oil, or Baby Powder, or Vicks Vaporub siguro, na haplos ng pagmamahal. Diba? Gumagaling yung bata dahil sa haplos. So, ito po ay isang paraan lamang, personal level. Ngayon, i-level up po natin ng konti. Paano po pagdating sa church? Diba? Nakikita po tayo sa church every Sunday lang. At sa time na magkikita-kita tayo dito, meron tayong small chit-chat. Ano po yung palaging paalala sa atin ni Pastor Benzie? Naalala niyo po ba? Ay, yung katabi mo, diba? Yung katabi mo, pag nakita mo, kamayan mo naman, di ba? Kamayan mo, fist bump mo, or pag nandun sa labas, di ba? Kamayan kayo. Hindi mo naman pwedeng kissan basta, di ba? So, pero sa mga babae, since medyo na-ease out na yung ating restrictions, pwede na yung beso-beso. Diba? Bakit po? Bakit natin to kailangan gawin, Kuya Sly? Kasi po, baka hindi natin nakikita. Baka po yung katabi nyo ngayon, baka kayo na lang yung tinuturing nilang pamilya. Baka sa inyo na lamang makakatanggap ng yakap, ng tapik sa balikat, ng kamay itong taong ito. At nangangailangan sila ng ganito at naibibigay natin sa kanila every Sunday lang. So kung ipagkakait po natin ito, di ba? Parang ang lungkot naman, di po ba? We use physical touch to show our love, that our love is growing more and more. Pangalawa, words of affirmation. Pag minsan po, ang tao, di ba? Sabi ko kanina, physical touch. Pero may mga tao na hindi sapat or hindi yun yung love language nila. Hindi nila masyado nafe-feel kung hug or kiss lang. Pero pag sinabihan mo sila na I love you, di ba? Verbalize mo, sinabi mo, mas na-appreciate nila yon. Actions don't always speak louder than words. Unsolicited compliments mean the world to these persons. Hearing the words I love you are important, but hearing the reasons behind that love is much more important. Ano pong ibig kong sabihin? Ito po ay base sa personal kong experience. Ang asawa ko po, si Macy, ito ang kanyang primary love language. So na-appreciate niya pag sasabihin mo siya na I love you. Siguro pag bagong ayos yung buhok, galing sa parlor, ang ganda mo naman. Diba? Kung may bagong damit, uy, bagay sa'yo yan. Diba? Or, ano may tawag doon? Bagong nail, bagong cutics, diba? Dapat mapansin mo yon kasi yun yung love tank niya eh. Na full, nagiging full yun kapag nasasabi mo sa kanya na na-appreciate mo siya. Ano pong problema? Ang problema, hindi po ito ang way of expressing ako, personal. Hindi po ako vocal na tao. Hindi po ako sanay na magsabi ng mga ganung bagay. And it's such an effort for me to do that. Imagine niyo po yun. Kami 18 years na mag-asawa, pero ito po ay struggle ko pa rin. Kaya I'm sharing this with you kasi
Marahil, baka meron po sa inyo yan. Ganun din ang sitwasyon, di ba? Bakit? Kasi mamaya explain ko po. Iba po ang aking paraan kung paano ko ipakita ang pagmamahal ko sa kanya. Pero ang problema, di ba? Yun yung hinahanap niya. She wants to hear those words. Pero, hindi ko naman palaging nagagawa. Diba? So, sabi po dito, parang mabigyan lang tayo ng example. If you go to Philippians chapter 2, verses 19 to 30, this is Paul speaking to the Philippians. At ang dinidescribe niya ay si Timothy. At itong sinabi niya about Timothy. For I have no one like him who will be genuinely concerned for your welfare. So wala pong itong kaibahan. For example, kung wari si Pastor Benzi, diba? Si Kuya Manny ay pinadala sa Bicol at sinabi sa Bicol sa Olzen, sabihin ni Pastor Benzi, oh, Olzen baka kay, wala nang iba pang tao or elder o kung anumang worker na magmamahal sa'yo tulad ng pagmamahal ni Kuya Manny. Diba? Diba nakakataba ng puso? Diba nakaka-uplift yun? And this is Paul speaking about Timothy. So if gagamitin po natin itong mga ehemplo na galing sa Biblia, kung sila nga ginagawa yun, diba? Isa pa, mas magandang example, in Matthew chapter 17, verse 5, this is God speaking. A voice from the cloud said, "This is my beloved Son." And while God was speaking, He was talking about who? Jesus Christ. Ang sabi niya, "With whom I am well pleased." So kung ang Diyos nga, God the Father, is doing this to Jesus Christ, bawat isa pa kaya sa atin, hindi natin dapat gawin? Di po ba? So, we have to adjust. We have to do this. Ngayon, sabi ko po kanina, minsan lang tayo magkita dito sa Olzen every Sunday. So, kapag nakita nyo naman yung, di ba, seatmate mo, or mamaya pag nagkape na tayo dyan, patiin nyo naman, di ba, na, uy, parang gumagwapo ka ngayon, ha? Bagong guwit ba? Diba? Or, sis, ganda ng aura mo ngayon. Ha? Diba? So, those things. Huwag naman po kayo mambola. Diba? Dapat sincere din. Yun yung mga bagay na we do on our personal level, tsaka po dito sa tao, sa mga tao. No? Pero how do we do it with God? Paano natin express yung ating words of affirmation with God? Through prayers. Kapag tayo po ay nanalangin and we pray to God at hindi lamang puro panghihingi, di ba, na Lord, kailangan ko ng ganito ngayon. Lord, bigyan mo ko ng ganito ngayon. No. Ano po ibig sabihin? When we say praises to the Lord, kung tayo po ay hirap mag-verbalize o mahirapan tayo mag-isip, Lord, ano nga bang karakter mo ang pinagpupuri ko? We can always go to the Bible. The entire book of Psalms, kung wala po kayong maipray, you can read that out loud and from your heart, basahin po natin to. Nandun po yung mga papupuri, pasasalamat sa kabutihan, sa kabanalan, di ba? Lahat ng godly attributes ng Panginoon. We can do that. Or, kahit po tayo ay hindi magaling kumanta, or kahit tulad ko nasintunado, pero when you sing, ba? Na totoo yung kinakanta mo, sing praises to the Lord, we honor Him, we show our love for Him, through our words of affirmation. Kaya nga po mga kapatid, we use words of affirmation to show that our love grows more and more. Pangatlo, quality time. Sabi ko kanina, di ba, ang love language ko ay hindi words of affirmation. Ito po ang aking love language. Quality time. Ramdam ko po, o nararamdaman ko, na ako ay minamahal kapag binigyan mo ako ng oras, pag binigyan mo ako ng panahon. Kaya po sa bahay, meron kaming rule. Kapag nagdi-dinner, ayaw na ayaw ko nagdi-dinner mag-isa. Parang lungkot na lungkot ako sa sarili ko pag kumakain ako mag-isa. So gusto ko, pag kumakain, sabay-sabay kami. Ano yung mga kasama ng rule na yon? Pag nagdi-dinner, walang cellphone. Bawal po ang cellphone. Pag nagdi-dinner, walang TV. Diba? Walang distractions. Bakit? Kasi nga, gusto kong maramdaman, diba, na yung full at undivided attention ng mga kasama ko nandoon. Diba? At doon ko nararamdaman na mahal ako ng pamilya ko. At hindi lamang sa pagkain. Can do anything. Kung ano paman.
Yung isa ko naman pong anak, si Alaney, anak kong babae, kung si Asher ang love language niya ay physical touch, si Alaney po ang love language niya ay quality time, pareho kami. Kaya what do we do? So yung kahit mag-grocery yan, bitbit ko palagi kasama. Kapag magluluto, diba? Nagluluto kami, magpe-prepare kami, magkasama. So you can do that with your kids. At just to give you a highlight kung gaano po kayo importante itong quality time for me. Naalala nyo nung kasagsagan ng pandemic, diba? Nung ating mga quarantine days, naglabasan ang mga plantito at mga plantita. Ang asawa ko po, si Macy, mahilig siya sa plants. Ako, wala akong kagusto-gusto dyan. Hindi ko siya gusto. Pero, dahil kailangan naming maghanap na activity mag-asawa na magkasama kami, diba? Na pareho naming na-enjoy, nag-aral po ako. Simula ng pakonti-konti hanggang sa umabot sa dulo yon. Ngayon, ako po ay certified plantito na. Bakit ko po sinasabi yan, mga kapatid? Ang challenge po sa bawat isa sa atin ay hindi gawin yung love language kung saan tayo komportable. We have to adjust. Kailangan po nating magbigay ng effort. Kailangan nating kilalanin yung ating sarili na, kung ang kaya kong gawin ay quality time lang, pag nag-express ako ng love sa'yo, quality time din lang ha. Hindi po. Kailangan tayo mag-a-adjust sa ibang tao para tunay na maramdaman nila yung pag-ibig. So that's between spouses and children. Ngayon, paano po natin to gawin sa Diyos? Paano po natin ipakita ang quality time with God? Let us go first to the Bible, dun sa account. If you remember, last week, Kuya Alex preached about Lazarus. Diba? Si Mary, na yung kapatid ni Martha at saka ni Lazarus, nung bumisita si Jesus sa bahay nila, what did Mary do? Ano pong ginawa ni Mary? While Jesus was talking, where was Mary? Mary was there. At the feet of Jesus, she was spending her time with Jesus. She gave her undivided attention to Jesus. Siya po ay nakinig. Yun lang, quality time. On the other hand, hindi ko naman po sinasabing mali o masama ang ginawa ni Martha. Pero anong ginawa ni Martha? Si Martha nandun sa labas. Diba? Naglulumuto, busy sa pagluluto. Gusto niyang magpag-prepare ng buffet para kay Jesus. Pero ano? Si Mary, diba? Quality time. So, for the Lord, how do we express this? Yung quality time. Kung sabi po natin kanina, kung yung words of affirmation, ito yung ating pananalangin, tayo ang nagsasalita, diba? Ang quality time, we express it through silence and solitude. Diba? Kaninyo po natin palagi naririnig to. Ito ay kay Pastor Saul galing palagi, diba? Na kapag mag-alat ka ng time mo in your altar o kung saan man, magbibigay ka ng oras, hindi yung tira-tira lamang at hindi kung kailan pagod ka na. Diba? You stay there, keep silent, and listen for God's word. So ito po ay pamamaraan kung paano natin ma-exercise yung quality time. Ngayon, paano po natin extend? Ibang level naman. Paano po sa All Gen members? Sabi ko kanina, di ba? Every Sunday na nga lang tayo magkita. Pero ang maganda dito, first service is 8 to 9.30. Tama po ba? Second service is 10.30 to 12. So yung 1 hour gap, 9.30 to 10.30. Kung hindi pa kayo papasok dito to pray and have prayer time, doon po sa labas, diba, we encourage, so ito po ay palagi din sinasabi ni Pastor Benji, pag nakita mo yung tao sa labas, diba, matiin mo, spend time with them, kamustahin mo. Diba, kasi hindi po natin alam, baka itong mga taong ito ay nangangailangan ng panahon, ng oras na may makausap sila. At pwedeng tayo ang makapagbigay nun sa kanila. Dagdag ko lang, I forgot this. Sa kids, diba? If you are a new parent, meron kayong mga batang anak, how do we express our quality time for them? We read books to them, diba? We play with them hanggang sa paglaki. Kung sila ay involved sa hobbies or sports, we do that para ipakita sa kanila na, diba, nandun ako for you. Or we go to church, school programs.
to watch them. Suporta. We show that our love is growing more and more if we use quality time. Pang-apat, acts of service. Acts of service is anything that you do to ease the burden or responsibilities of another. So kapag acts of service po, ito ay paglilingkod. Ang practice po na to, hindi yung boka or pagsasabi. Basta gawin mo na lang. Just do it. Ano pong sinasabi ko? If you look at your Bibles, John chapter 13 verses 3 to 5, ito po yung account when Jesus was having dinner already with the disciples. Siya po ay kumakain na. Pero habang nandoon kumakain, malamang nakalimot sila na maghugas ng paa as part of their custom. So ano pong ginawa ni Jesus? Siya ay tumayo, diba? At isa-isa niyang hinugasan ang paa ng bawat disipulo, including Judas. So lahat po. So ano po yung gustong ipakita ni Jesus dito? Jesus is showing an example na kung siya nga anak ng Diyos, diba? Ginawa itong serbisyong ito para sa mga disipulo. Kinuha niya yung pinakamababang posisyon kasi yun po yung custom eh. The one who is lowest sa posisyon, siya yung taguhugas ng paan ng lahat. Pero siya, ginawa niya yun to set an example, to show His love for others. At sa atin po dito sa Olgen, ito po yung palaging invitation. If you read our program, di ba? Pag nabasa niyo yung article sa likod, palagi doon, nandun ang, kung sino man yung author for the week, palagi nandun. Nakikita natin yung kanilang testimony na ganito ang ginawa ng Diyos sa buhay nila at kayo po ay in-encourage na ano? Mag-serve. Kung saan mang ministry kayo, magsaserve. So we do this at the church. Personal level. From the church, punta muna tayo sa personal level. How do we express our acts of service to our spouses? So kapag si Mr. siguro, pinaglaba si Mrs., pwede, pinagplansya, tinulungan na maghugas ng plato, at si Mrs. naman, in turn, di ba, Kuya Manny, hindi mo ba nararamdaman na love na love ka ni Ate Sharon kapag pinagsaserve ka ng kape? Di ba? So, those things, di ba? Hindi kailangan sobrang komplikado. And we can also do this to our kids. Paano? Diba? Babango maaga si nanay o si tatay, maghahanda ng baon sa school, diba? Ihahatid si anak sa school, susunduin from the school, tapos kapag may school activity, hahatid doon. Diba? Kung lalabas yung barkada, diba? Volunteer ka, sige na, ako na nga driver nyo. Diba? Tapos sundo ka pa rin, manonood ng concert, kahit late na ng gabi. Diba? Gawin mo na rin. Diba? So those things, hindi po kailangan komplikado. For the church, ano po yung acts of service na pwede natin gawin sa church? Sabi ko nga, we have our ministries here. Diba? We have our social justice department. So marahil, bawat isa po sa inyo dito, meron ng idea kung paano maglingkod sa Diyos. So I will just leave you with this. This is from Matthew chapter 25, verses 35 to 40. Let me read this. Sabi po dito, "For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me a drink. I was a stranger and you welcomed me. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me." Then the righteous will answer him, saying, "Lord, when did we see you hungry and feed you? Or thirsty and gave you a drink? And when did we see you a stranger and welcome you? Or naked and clothe you? And when did we see you sick or in prison and visit you?" And the king will answer, "Truly I say to you, as you did it to one of the least of these, my brothers, you did it to me." You did it to me. Babalik po tayo sa equation. Love for God, love for others. We use acts of service to show that our love grows more and more. Panghuli, giving gifts. Giving gifts. Sabi po ni Dr. Chapman, "Do not mistake this love language for materialism."
Hindi daw po dahil ang isang tao, ang kanyang love language ay receiving gifts, na tumatanggap ng, pag nakakatanggap ng regalo, ay dun sa nararamdaman niya na siya minamahal, hindi daw po ibig sabihin ng automatic na yung taong yun ay materialistic. Sabi dito, the receiver of the gifts thrives on the love, thoughtfulness, and effort behind the gift. So, mas na-appreciate niya. Bakit? Dahil, kasi naisip mo ako eh. Naalala mo ako. Diba? Pabalik po tayo sa mga magulang. Diba? Para sa mga nanay, tatay, zan, diba? Kung tayo ay siguro makapag-abroad, galing sa ibang lugar, or kahit yung simpleng na-grocery ka lang, na malengke ka. Diba? Pag-uwi mo, may binili kang prutas. Bakit? Dahil, o anak, dahil alam ko itong paborito mo. Diba? Yung reason behind that. Dahil gusto mo yan, binili ko. Diba? Ikaw ang naalala ko nung pinipili ko yan. Mga bagay na ganun. Hindi po importante na mahal. Again, hindi po importante na mahal. Ang kailangan, yung thought behind that. Bakit mo siya binili? Bakit mo siya binigyan? Kaya hindi nga po palagi dapat binibili. Minsan, ginagawa. If you speak this love language, the perfect gift or gesture shows that you are known, you are cared for, and you are priced above whatever was sacrificed to bring you that gift. So, ibig lamang sabihin, itong bigay na to, itong regalo na ito, kung gano'n man kaliit na bagay, ito ay inisip, diba? Papunta pa lamang doon sa tindahan, malamang yung bumibili sa'yo ng regalo to, excited na kasi naisip niya na yung kulay, yung size, kung ano man na ibibigay niya sa'yo. Kasi alam niya, pag tinanggap mo ito, mararamdaman niya na siya ay minamahal. For God, paano natin ito ipakita? Well, kanina sabi ko, we have our tithes and offering. Diba? Nandun na ating tithes, ang ating offering. Probably you're giving 10% or more. So, yun ang inyong expression of love or ating expression of love through gifts. Pero, ito po yung reminder sa atin. We have to remember that more than the financial things we give to the Lord, He wants our obedience first and foremost. Ulitin ko po yun. More than the financial things that we give to the Lord, He wants our obedience first and foremost. Ano pong ibig kong sabihin? In 1 Samuel chapter 15 verse 22, it says, "Behold, to obey is better than sacrifice." To obey is better than sacrifice. In other words, you cannot buy your way out of your sins. You cannot bribe God. Diba? Kung sa tingin po natin mga kapatid, tayo ay malaki ang magbigay sa church, diba? Limpak-limpak na salapi, binibigay natin sa church. Pero tayo ay namumuhay sa kasalanan. Hindi po ino-honor ng Panginoon. And it's the same with all other love languages. Kung tayo man ay nagpe-pray ng Lord, hallelujah, and everything, words of affirmation, if we spend quality time, ikaw ay palagi nandito sa church, if you do acts of service, ikaw ay nagsaserve dito, tumatayo ka dito sa harap, pero, kung ikaw naman ay namumuhay sa kasalanan, diba? Katingin niyo po, malulugod ang Diyos doon. Hindi pa rin. Diba? You cannot bribe God or buy your way out of your sins. If you are living in sin, you cannot cover it up or call it quits just by giving money to the church. Bukod doon sa pagbibigay natin sa church, saan pa? Nandiyan ang ating mga pastor, nandiyan ang ating mga church workers. How do we express our love for them? We pray for them, pero ano pa? Ang envelope po ay magaan lang. So madaling ibigay, diba? You can show your love and appreciation to them by giving them financial gifts. Pero, baka po sabihin nyo, Kuya Sly, sobra ka naman. Hindi po pera-pera lang yan. Bakit? Para lang po sa inyong kaalaman, meron po tayong mga church members dito na they give food. Diba? Ito po ay nakasanayan na nila kapag mayroong certain day na sila po ay naghahanda ng pagkain at yung po ay pinapakain nila sa mga church pastors at saka workers. So, in each of your own way, hindi po kailangan ganun. Hindi kailangan palaging mamahalin o ingrande. We can show our love and appreciation for them when we do these things.
We give gifts to show that our love grows more and more. Ang tanong po dito, why is it important for me? Bakit po importante? Bakit, Wesley, bakit kailangan pa natin pag-aralan ito? Sabi po dito, when we know each other's love language, it will be easier for us to show or express our love for one another. Mas magiging madali, diba, na ipakita. Ang tanong, madali nga po bang gawin? Diba? Alam po natin na it is a challenge. Mahirap po itong gawin at magagawa lang namin natin to through God's grace. Pero paano kung lumapit isa sa inyo sa akin, sabihin, Sly, hindi ko na kayang gawin yan. Senior citizen ako, matanda na ako, or buong buhay ko, di ba? Ito na ako eh. Ganito na ako, hindi mo na mababago ang ugali ko. Diba? Ganyan ako mag-express ng love eh. So be it. Diba? Ang sasagot ko po sa inyo ay tanong din. Kung sinasabi nyo na hindi nyo na kayang magbago at mahirap sa inyo para magbago, ang tanong ko po sa inyo ay ganito. Are we saying that our God, who is all-powerful, is not powerful enough to change your life, to change your attitude, to change your character, to change your heart? Diba? If we will be stubborn in saying na, this is how I'm built, diba? Para na rin natin sinabi na si Lord, hindi siya ganun ka-powerful kasi hindi niya kayang baguhin ang buhay ng bawat isa sa atin. Loving others needs hard work, and that is the effort that we put in. Ang reminder po ni Paul sa 1 Corinthians chapter 16 verse 14 ay ito. Let all that you do be done in love. Therefore, we cannot just lazily and stubbornly say, I cannot change, I cannot adjust, I'm built this way. So, kung tayo po ay nahihirapan, ang reminder po sa atin ng Diyos, we can come to Him through His grace sa pamamagitan po ng Kanyang biyaya at unti-unti niyang babaguhin ang ating puso. Ngayon, para naman po dun sa medyo advanced na, di ba? Ako, yes, tayo, okay na ako. Kita mo ang buhay ko, di ba? Pamilya ko, everything, ministry ko, church. Okay na ako. I'm living a life of love. So this is my challenge to you. Kung sinasabi mo na okay ka na with love, well and good, this is my challenge. Let me read to you 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 7. And it says, love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. So katulad po ng pag-ibig, ang bawat isang magandang trait na nabanggit dito ay wala ding limit. So wala pong isa na makakapagsabi dito sa atin na expert na ako dyan. May doctorate na ako sa love. Diba? And as we end, let me read to you the passage. This is between the resurrected Christ. Ito po yung nakabangon na si Jesus. Simula siya ay mamatay. And he was having breakfast or just finished breakfast with Peter. Sabi sa verse 15, when they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? He said to him, this is Jesus speaking to Peter, yes, Lord, you know that I love you. Ang sagot ni Lord kay Peter, feed my lambs. So kung ako po, ibabato ko sa inyo ngayon itong tanong na ito. Kung ibabato ko itong tanong na ito kay Elder Manny, kay Ochi, kay Levi, diba? Is your love for the Lord growing more and more? Marahil ang sagot niya sa akin, yes. Yes. So ang sagot niya sa inyo, feed my lamb. Verse 16, he said to him a second time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, tend my sheep.
mga hinahanding ko. Sa likod, nandiyan pa si Homer, si Nelin, si John, nasa taas, si Rabi, di ba? Is your love for the Lord growing more and more? Probably you'll say, yes, Kuya Sly. So ang sagot niya sa inyo, tend my sheep. Verse 17, he said to him a third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. And Jesus said to him, feed my sheep. Para kay Kit, kay Hazel, si Arwen, andyan, si Kiara, ba? Are you loving the Lord more and more? And you will answer, yes. Ang sagot niya sa inyo, follow me. We cannot honestly say that we love the Lord 100% when we turn a blind eye to the needs of the people around us. Para po tayo naglulukohan nun. Diba? We honor the Lord and His great love for us when we obey His command to let our love grow more and more. To love others as Christ loved us. It is hard, but through His grace and with His grace, we can overcome. When we obediently follow the Lord and dutifully obey His command, we can confidently say that in everything we do it in love. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos, patuloy po kaming lumalapit sa inyo, Panginoon, at nagpapasalamat sa pag-ibig na ipinakita niyo sa amin at patuloy niyong pinapakita sa amin. Aming dalangin, Panginoon, sa mga darating na araw, help us, Father, as we adjust, as we change our behavior, Panginoon, on the way how we treat others, on the way we look at love, Panginoon. If there's any hidden sin in our lives, we confess this to you, Lord. Humihingi po kami ng tawad. Alam po namin na mahirap ang gawain ito. Pero dahil kayo ay pag-ibig, Panginoon, we can rely on you na maipakita namin sa aming pamilya, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga mahal sa buhay, sa members ng Olgen at higit sa lahat, sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa inyo, na kayo ay pag-ibig sa pamamagitan ng aming buhay. Ito po ang aming patuloy na dalangin, may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po tayong lahat. The Spirit.
na po tayo uli. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita na nahayag ngayong umaga. Muli, magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon. Ngayon pong umaga ay isang kagalakan na tayo po'y magtatalaga ng isang manggagawa. Isang pastor na ibinigay ng Diyos sa ating iglesia, All Generations Church. Siya po'y ating magiging kabalikat sa paglilingkod. Kailangan po natin ng isang manggagawa upang makatuwang sa pangangalaga ng ating mga kapatid. At ang pangalan po ng pastor, Pastor Gladwin Hemosilla. Siya po ay taga Gabinete Road, Bangkaw, Puerto Princesa City, Palawan. Siya po ay nagtapos ng Bachelor in Theology and Arts sa Southern Baptist College ng taong 2010-2014. Siya po ay may asawa na at kakakasal pa lamang nila. Siya ay nakipag-isang dibdib kay Sister Princess Samante Hemosilla. Nagsimula siyang maglingkod bilang mission volunteer, trainer, and mobilizer ng Nehemiah Teams ng Tacurong Baptist Church ng taong 2014-2022. At habang bahagi siya ng Nehemiah Teams, naglilingkod siya bilang church pastor ng New Life Southern Baptist Church sa Puerto Princesa, Palawan ng taong 2016 hanggang 2022. Ano pa po ba ang mga ibang skills o kaalaman ng ating Pastor Gladwin? Siya po ay isang amateur portrait artist, isang musician, at meron pong license to drive a car or any vehicle. At isa po siyang mission translator. Nais kong tawagan sa stage si Pastor Gladwin Hemosilla at ang kanyang may bahay, Princess Samante Hemosilla. Akin din pong inanyayahan ang lahat ng mga pastors, mga elders dito po sa stage upang kayo po ay ating makasama. Ano po ang magiging ministry ng ating manggagawa, Pastor Gladwin Hemosilla? Una, siya po ay ating magiging mission pastor. Gayun din, gagampanan niya ang tungkulin bilang shepherding pastor sa Area 1, 2, and 4. Ito po yung mga lugar na kung saan ay nakatira ang ating mga kapatid. At nais ko pong tumayo, sumandali, yung mga kapatid natin nakatira sa mga lugar na ito upang kayo po ay makilala. Po. Tumayo po lamang. Yung mga nakatira sa Tansanluma, pwede po bang tumayo? Yung nakatira sa Anabu, Kalsadang Bago, Buhay na Tubig, Tansanluma kasama ang Southern City, okay. Bahayang Pag-asa, mga barangay sa poblasyon ng Imus, at kasama rin dito yung mga kapatid natin na naninirahan outside the vicinity of Imus, tulad ng Dasmariñas, Gentry, Paranaque, Bacoor, at iba pang lugar. Kung meron mga lugar na hindi ko nabanggit outside the vicinity of Imus, pwede po bang tumayo kayong lahat? Sige po, salamat po, no. Sila po yung mga nakatira
sa Area 1, 2, and 4. Okay. Mga kapatid, sa lahat po ng mga tumayo, asahan po ninyo ang pagbisita ng ating mahal na pastor, Pastor Gladwin Hemosilla. Kayo po ay gusto niyang makilala, makadaupampalad at higit sa lahat, samahan kayo sa inyong spiritual journey. Tayo po ay dadako sa ating panalangin ng pagtatalaga. Pero bago po tayo dumako, bayan po ninyong ipaalala po sa inyo ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Psalm chapter 78 verse 72. Sabi po dito, "So he fed them according to the integrity of his heart and guided them by the skillfulness of his hands." Sa ating wika, "Sa gayoy siya ang kanilang pastor ayon sa pagtatapat ng kanyang puso at pinatnubayan niya sila sa pamamagitan ng kabihasahan ng kanyang mga kamay." Okay. Doon po sa panahon ng pangangailangan ng tagapanguna at tagapangalaga sa mga mamamayan ng bansang Israel, ay itinalaga po ng Diyos si Haring David po bilang tagapanguna at tagapangalaga. Hindi po binigo ng Diyos ang bansang kanyang hinirang. Binigyan sila ng tagapanguna na mayroong matuwid na puso, integrity of heart, at mayroong pong kabihasahang kamay na gumawa, skillful hands. Yan po ang katangian na nilarawan kay Haring David nung siya ay tinalaga ng Diyos. Sa panahon po ng pangangailangan ng tagapangalaga, ang Diyos ay patuloy po nagtatalaga. Hindi niya pinababayaan ang kanyang iglesia, ang kanyang mga anak. At sa tamang panahon, ay nagtatalaga siya ng manggagawang may matuwid na puso at may kabihasahang kamay na gumawa. At sa pagkakataong ito, ay patuloy na nakalingan ng Diyos ang ating iglesia, ang All Generations Church. Atin pong itatalaga ang isang lingkod ng Diyos sa katauhan ni Pastor Gladwin Hemosilla, kasama ang kanyang may bahay. Pangunahan tayo sa panalangin ni Elder Manny Gonda. Inaanyayahan ko po tayong lahat ay tumayo. At let us extend our arms to Pastor Gladwin sa habang tayo nananalangin sa ating pagtatalaga. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sapagkat dinako mo rito si Pastor Gladwin at ang kanyang may bahay, Panginoon, upang makasama namin sa iyong ubusan. Lord, alam namin, ikaw ang nagtalaga sa kanya sa lugar na ito. And we praise you for that, O Lord. Lord, salamat sa katugunan sa aming mga panalangin, Panginoon. Sa aming pagnanais na magkaroon ng isa pang manggagawa, Panginoon, dito sa lugar na ito. Salamat, Panginoon, sapagkat ngayon pa lang, Panginoon, alam namin at na sasamahan mo si Pastor Gladwin, Panginoon, sa lahat ng kanyang gawain sa lugar na ito, Panginoon. And we pronounce blessing in his family, Panginoon, sa lahat ng kanyang gawain. Alam namin, Panginoon, ikaw ang pumapatnubay, Panginoon. Lord, dalangin din namin ang suporta ng mga leaders dito sa church, Panginoon. Igawad mo po ang lahat ng support galing sa mga leaders, ganun din sa mga members, O Lord. Lord, dalangin namin na maging bukas ang lahat ng tahanan kay Pastor Gladwin, Panginoon, upang makapangmunga ka sa kanya, Panginoon, at mahayag niya ang iyong kalooban. Dalangin namin, Panginoon, gamitin mo siya sa iyong ubasan sa mission and evangelism sa lugar na ito, Panginoon. Sa lugar na nais mong ihayo siya, Panginoon, at maging pagpapala siya sa lahat ng lugar na kanyang pupuntahan, Panginoon. Lord, ngayon pa lang,
dinadalang, pinopronounce namin, Panginoon, ang blessing sa kanyang lahat ng gagawin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, apart from you, we can do nothing, Panginoon. At ngayon, sa araw na ito, Panginoon, dalangin namin ang iyong Espiritu Santo, ang patuloy na gumabay sa kanya, at tumawak sa kanya, Panginoon, sa lahat ng kanyang gawain. Pagpalain mo po ang lugar na ito, ang All Generation Family, kasama si Pastor Gladwin. Salamat po. Sa lahat, ang lahat na ito ay aming tinatalaga at dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. And amen. Pagkatapos po ng pananambahan, ay sikapin po nating mabati makamaya ng atin pong bagong pastor. Salamat po. Bago po mag-closing song, let me pray for you. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen. Amen. Sige po, awitan po muli natin ang ating Panginoon bago po tayong umuwi. You love me, you saw who I could be, so you gave your life to save my soul. I don't know where I'd be if not for your mercy. All I know is you have won it all. Now I am forgiven. Your grace has set me free. Now I'm really living. Love is never giving up. It's never giving up on me. Yeah. Your grace is getting made away. I'll never be the same forever. It's in love. For all that I've been through, 'cause now I see that you are in control. Now I am forgiven. Your grace has set me free. Now I'm really living. Love is never giving up. It's never giving up on me. Yeah. Your grace is carrying me away. I'll never be the same forever. It's love. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at itaas ang kanyang ngalan ngayong umagang ito. I can hear the sound of the broken chains. Freedom is alive right into my veins. Victory is mine over sin and shame. I am free, I am free. I can hear the sound of the broken chains. Freedom is alive right into my veins. Victory is mine over sin and shame. I am free, I am free. I can hear the sound of the broken chains. Freedom is alive right into my veins. Victory is mine over sin and shame. I am
free, I am free. Your love is never giving up, it's never giving up on me, yeah. Your grace standing in the way, I'll never be the same forever. Your love is never giving up, it's never giving up on me, yeah. I'll never be the same forever. It's love. It's love. God bless po sa ating lahat. See you next week po. God bless po.